libo-libong pisong cash ang natangay sa mahigit 100 individual na nabiktima umano ng online investment scam sa Cagayan de Oro City. Arestado ang sinasabing nasa likod ng scam. Makibalita tayo kay Clyde Macascas ng RTV1 Mindanao. Dumulog sa tanggapan ng NBI Region 10 ang abot sa 100 individual kahapon ng umaga. Nabiktima raw sila ni Antoinette Sistoso sa online investment scam. They started operation siguro late last year. Pero nag-boom sila karong February lang. Naghanak yan ang ani. Sabi ng mga biktima, pinangakuan sila ni Sistoso na ang 1,000 pesos nilang investment magiging 1,700 pesos sa loob ng 10 araw. Isa raw sa mga nabiktima, si alias Pam, na ibalik daw ang una niyang ininvest. Pero ang mga sumunod niyang investment na umabot na sa 250,000 pesos, hindi na nabawi. Ginagmay pa 10,000. Payout na yun. Antod nga, gidako siya. Nga bali, ang tinigom lang na ako ba mo yung napaingon lang sa inga na bitong. Manong masakit po kaysa mo. Handa raw niyang bigyan ng isang buwang palugit ang sospek para may balik ang pera niya. Ang 21 taong gulang na sospek, iginiit na hindi siya ng scam. Sabi ni Sistoso, naubusan siya ng pera dahil ang pinagkatiwalaan niyang tumanggap ng pera ng investors hindi nag-remit sa kanya. Si Donnie Pagaspas, apil yung pamilya ni Garisib, ugmani nga wala ko. So scam ni siya, good ma'am? Ang sabay? Ano, di legit siya ma, kung sa kwan lang, mingon sila scam, pero ako willing kong mag-refund sa tanang tao. Si Pagaspas, itinanggi naman ang aligasyon ni Sistoso. Siya kami daw gadawat mi, pero ama ba yun na-remit sa Zaya ha? Kailit naman siya gaadto sa shop ang mga tao, kaya dumugo naman siya. Tagudto na siya gaadto bitaw na mga walk-in na mga investor. Ga morning palang gaadto na. So kami, namin sa shop, pamalihog na lang, kanapod sila mga lakaw. Ito na ang ikaapat na kaso ng scam na iniimbestigahan ng NBI Region 10 sa taong ito. Panawagan ng mga otoridad sa mamamayan. If it's too good to be true, then pagduha-duha. Ayon naman sa chairman ng Committee on Trade and Commerce ng City Council sa Cagayan de Oro City, sisikapin daw nilang bumuo ng ordinansa para maprotektahan ang mga mamamayan sa ganitong pangyayari. Haharap ang sospek sa reklamong stafa at kasong paglabag sa cybercrime law dahil sa paggamit niya ng social media sa transaksyon. Clyde Macascas, Nagbabalita, Pilipinas.